Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Drip News PH. Malaking daga, nakitang palakad-lakad sa Kesame ng NAIA Terminal. Ayusin nyo, trabaho nyo dyan at baka may kasama na kayong katrabahong daga dyan. Hindi pa man, humuhupa ang isyo sa surot at panibago na namang usapin na kinakaharap ng mga Ninoy Aquino International Airport, at ito ay kasunod dito sa viral sa social media na video kung saan makikita ang isang malaking daga na naglalakad sa Kesame ng airport at baka patungong Cebu yan. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa ating viral na balita, Rob PH News. Let's go guys. And no other further ado, let's do this. Alright, let's get it on. At panoorin po natin dito sa ating balita na nakakabigla. Alright? Hindi pa man humuhupa ang isyu ng surot, nag-viral naman ang isang video kung saan nakitang naglalakad ang isang malaking daga sa Kesame ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kuha umano ang video ng isang netizen araw ng Biyernes, March 1. Umani ito ng maraming reaksyon sa social media users. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay nito. Nababahala naman si OFW Partyless Representative Marisa Del Mar Magsino sa sitwasyon sa NAIA Terminals 2 at 3, lalo na sa mga ulat ng mga umano'y insidente sa surot at daga na nagdudulot ng pangamba at hindi magandang karanasan sa mga pasahero. Gayun din sa mabagal na daloy ng trafiko sa paligid ng paliparan. Anya, hindi lang abala ang dulot nito sa mga kababayan, kundi nakaapekto rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Mungkahi rin ito sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matukoy kung ano-ano bang sanhi ng matinding congestion at delay sa NAIA. Dagdag pa nito, hindi lang gateway sa tourism industry ang paliparan, kundi maging sa labor migration, kaya malalagay sa alanganin ang kabuhayan ng overseas Filipino workers o OFWs dahil sa posibilidad ng missed flights. Nagpatupad na ng disinfection sa NAIA ang MIAA, kasunod ng reklamo ng ilang pasahero ukol sa surot sa mga upuan. Posible namang imported o galing ibang bansa ang surot o bed bugs na napaulat sa NAIA ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Service Operations, dahil compared sa mga surot na mayroon sa Pilipinas, malaki umano ang nakita sa mga upuan ng terminal. Para naman kay Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, nararanasan din sa ibang bansa ang issue ng pagkakaroon ng surot sa paliparan. Anya, sa France, apektado rin ng bedbugs ang train stations at maging hotel rooms. Bagaman hindi isolated incident ang napaulat na surot sa Ninoy Aquino International Airport, hinikayat din ito ang pamunuan ng paliparan na gawing regular ang pag-check, disinfection at paglilinis sa mga pasilidad. Ganito rin ang kanyang panawagan sa lahat ng maintenance units sa mga privado at pampublikong tanggapan. Rosalie. Alright guys, napakinggan po natin at napanood ang mga surot, ang ating balita at daga. At ito ay sa Ninoy Aquino International Airport. At ito ba ay mga galing ibang bansang mga daga at surot? At panoorin po natin yan at subaybayan kung bakit may daga at surot. Alright? O kung import ba yan? Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Drip News PH. And see us again sa ating the next one reaction video. Thank you guys and peace out.